Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagtuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay niyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, Tutor Bernard. Morning, Tutor Nathan. Maganda ng suot mo ngayon, ah. Ngayon, ayan. So, binabati muna natin lahat ng ating mga live viewers, yung ating mga kapwa-guro, yung ating mga magulang, at syempre yung ating pinakamamahal na mga mag-aaral sa buong Pilipinas. At tayo ay nasa ika-apat na quarter or fourth quarter na ng ating itulay online tutorial. Magandang umaga, Tutor Bernard. Good morning, Tutor Nathan, and again, welcome sa ating unang linggo ng fourth quarter. At salamat sa pagsubaybay sa itulay mula first quarter hanggang fourth quarter. Batiin natin yung mga nag-comment dito, yung mga unang-unang viewers natin, si Ma'am Melvelyn Lendora. Good morning po, Rosemary Pagnas, Anne Fernandez, A. Ross. Lawagan dyan, Lawagan DJ. At then, meron tayong viewer from Haen Central School, from Haen Nueva Ecija. Good morning kay Cyrene Ortiz.
Ayan, Debbie, Roldan, Randy Lesalad, Jaya Kalma. Ayan, grade 3 na viewer natin. Okay? Ayan. Sa, binabati din po natin, special shoutout sa ating mga live viewers, kina Ryan Matthew Cobar. Napaka-active na, no? Simula last week. Sobrang nagko-comment talaga yan. At hindi lang tayo ang pinapanood niya. Siyempre, nanonood din niya ng ibang mga subjects na in-offer ng ating itulay. Good morning kay Raven Mish Sarmiento. Good morning kay Jake Osol and Anli Abbas. Good morning po. Watching from San Roque Central, Davao City. Ayan, hindi lang po pala tayo pinapanood dito sa Luzon. Pero pinapanood tayo hanggang Visayas at Mindanao. Pero Chito Bernard, nagtataka ko, bakit nga ba tayo nakasuot no, ng ibang paandar natin ngayong linggo? Kung last week ay nagpaandar tayo ng mga makulay at napakaningning na costume na meron tayo. At kasi syempre, sineselebrate natin ang May Fiestas or Celebrations. Ngayon naman, bakit pala tayo nakasuot o nagsuot ng ganitong mga costume costume o paandar natin ngayong linggo? Maan mo bang ipaliwanag, Jota Bernard? Siyempre, maliban pa sa bibigay po guys sa ating mga frontliners, ang ating mga costume na suot natin yan o yung mga paandar na tinatawag natin ay may kinalaman sa ating lesson. Mamaya, suot mo, Peter Nathan, napapansin niya ba? Traffic enforcer. So, sa palagay niyo, ano kaya yung topic o yung lesson na may kinalaman sa mga traffic enforcers. Kaya natin makikita kadalas ang mga traffic enforcers. At ako naman ay nakasuot ng magiting na police. Ito uniform ng isang magiting na police. Ano kaya kailangan ng katangian ng isang magiting na police natin sa Pilipinas? Yes, tama, tama. At syempre, dahil sa ating costume ngayon, may kinalaman din syempre yan sa ating lesson nga, no? Tulad ng binanggit ni Tutor Bernard kanina. Pero tingnan po natin kung bakit nga ba nag-costume tayo ngayon. Ipakita natin yung first slide natin. Ayan. Itong parangal ito, very simple recognition, pero napakalaking meaning po ito sa amin, no? Sa amin kila. So, kasama namin sina Tutor Jodel, sina Tutor Eugen, at syempre si Tutor Bernard at ako, ang si Tutor Rita, at kami po ay in-award bilang most creative collaborations ng Itulay na recently in-award ng aming Itulay team. Maraming maraming salamat at syempre hindi ito i-award mangyayari kung hindi dahil syempre sa inyong lahat, sa aming pinakamamahal na mga live viewers, sa aming mapi-terrific na mga tuties. Diba, Tutor Bernard? Yes, tama yan, Tutor Nathan. So, ginagawa natin itong mga andam na tinatawag natin, itong pag-caution natin, para maging interesting, masaya ang ating session sa Itulay. Diba, nakakatawa kapag ang pinapanood natin ay merong andar at may mga kasama. Yes, tama. Pero syempre, baka hindi natin alam, diba, baka mga yung mga manunood sa atin ay mag-costume na din, no? Next week. O, diba? Depende. At i-feature natin yan. So, mamaya, may i-feature din tayo na mga mag-aaral, ang kanilang output dito po. So, abangan po ninyo yan. Okay? So, syempre, huwag natin patagalin pa, Tutor Bernard. Ang ituturo mo ngayon ay tungkol sa PE. Ano kaya yon? Take it away, Tutor Bernard. Yes, salamat, Tutor Nathan. At magbabalik si Tutor Nathan mamaya para sa isang maganda at masayang lesson sa Health 3. So, kita-kits mamaya, Tutor Nathan. Yan. So, bago tayo magsimula, shoutout muna natin si Mamarites Kayabyab. Yan. Ang kanyang teacher ay si Sir Christian Pelota. Shoutout din sa mga nanonood mula sa F. Benitez Elementary School and from Roberta De Jesus Elementary School. Ayan. So, si Daisy Jewel Magbanwa. Ito, lagi ko ito nakikita. Napaka-active nitong batang to eh. Okay? So, simulan na natin. Ano ba yung ating lesson ngayong araw? So, para sa ating una at ikalawang linggo, sa PE3, ang ating topic, ang ating lesson ay tungkol sa mga kilos, locomotor at di-locomotor. Ayan. Ang ating aralin ay galing sa Pivot 4A na learner's material ng
DepEd Calabarzon. So again, maraming salamat po sa DepEd Calabarzon for creating this wonderful learner's material. So dito po natin kukunin ang ating mga lesson. So shout out po sa inyo sa mga nanonood sa DepEd Calabarzon. Okay? So bago tayo magsimula, yan, si Tutor Nathan mamaya ay magpapakita ng mga bata na nagpakita ng katangi-tanging galing. Ngayon naman, ang ipapakita natin, ang bibigyan natin pagpupugay, yung mga bata o yung mga gawa ninyo na talagang napakaganda, ang tinatawag natin ng mga over sa galing outputs. Yan, over sa galing outputs. Tingnan natin ang mga napili natin. So, tatlo lang kasi parang matagal ako nakapili ng mga magaganda. Tapos tingnan natin to. Yung una nating output, ayan, yung kanyang ginawa sa, eto kay Tutor Nathan to health tree, topic nila. Si Richard Kenzie Malyari from Melchora Aquino Elementary School. Good job, Richard. Next natin, ay si, eto naman, sa PE naman to, eto yung mga rhythmicong gawain na tinalakay natin noong nakaraan. Si Cindy Gitu Himelo from Francisco Benitez Elementary School. Yan, congratulations. And ang ating last ay si Vernon Malchus M. Asilo from Francisco Benitez Elementary School again. So maraming salamat sa mga nagpasa ng output and congratulations sa inyo. Ang gaganda ng mga gawa ninyo. Ang hiniling ko lang dyan actually ay mga tawag doon? Pictures lang eh. Pero ang mga batang to ay nagpadala ng kanilang mga videos habang ginagawa nila yan. Okay? So, simulan na natin. Tignan nyo mabuti yung sinusuot ko ngayon. Ayan. Ako ngayon ay nakasuot ng uniform ng police. Tama. Okay? So, ang tanong natin ngayon dyan, ang ating mape trivia, sino ang ating bagong PNP chief? Ayan. So, mukhang may mga nakakaalam na. Try nga natin kung may nakakaalam na. Shoutout din. Ayan. Belyesa Mariel Venice. Good morning din sa inyo. Ayan. Si Jacob Tenorio Estrella. Tama, police ang aking kasuotan. Kasi nga, di ba, sa PE, sa mga police, kailangan malakas ang ating pangangatawan para magampanan ng maayos yung kanilang tungkulin. So, ito yung picture ng ating bagong PNP chief. Sino kaya yung ating PNP chief? So, para masagot yan, huwag kalimutan ng ating hashtag, MapeTrivia, para sagutan nyo yung ating MapeTrivia mamaya. Okay? So, ito yung mga pagpipilian natin. Una, si Oscar Albayalde ba yan? Guillermo Elezar. Ayan. Sunod, si Ricardo Dalisay ba yan? Or si Archie Gamboa? So, mamaya ang sagot sa ating MAPE trivia ay ipapakita natin. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. Ang layunin natin ngayong araw, pagkatapos ng tutorial na ito ay matututuhan nating matukoy kung ano ang mga kilos locomotor at di-locomotor na ginagawa natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Naku, may mga sumasagot na doon sa ating MAPE trivia. Mukhang alam na alam nila. So, kayo yung mga bata na talagang updated sa ating mga current events. So, good job dyan. Pero mamaya, papakita natin yung tamang sagot no, para sa kaalaman ng lahat. So, thank you sa mga sumasagot. Tuloy-tuloy lang yan. Ayan. So, bago tayo magsimula, siyempre, PE tayo, di ba? Kailangan muna natin mag-ehersisyo. So, meron na akong hinanda dito na warm-up activities para sa ating PE lesson. Okay, so handa na ba? Kung kaya nyong tumayo sa inyong mga upuan, pwede tayong tumayo. Tapos, gayahin lang natin yung mga nakalagay dito. Meron naman tayong mga instructions dito. Merong mga paliwanag kung paano gagawin ng mga bagay-bagay. Okay? Ayan. So, marami pa rin talaga sumasagot doon sa ating MAPE trivia. No? Nakakatuwa. Good morning. Good morning. From Nyog Elementary School. Sino to? Si Mac Shen. Ayan, Mac Shen. Ayan, tuloy na natin ang ating unang gawain. Mag-jogging sa kinatatayuan ng walong bilang. So, gayahin nyo lang yung ating model dyan sa presentation. So, try natin. 8 counts. So, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, sunod nyan ay,
Ayan, lumakad naman tayo sa kinatatayuan natin. Lalakad sa kinatatayuan. So, tingnan nyo ulit yung ating model dyan sa presentation natin. Ready? 8 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next natin. Ang sunod na activity ay inhale at exhale ng 10 bilang. So, bilang tayo. 1, 2, inhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sunod natin ay, ayan, headbend, paharap na may suporta ng kamay. So, kailangan ay dahan-dahan natin gagawin yan. Huwag masyadong hihilain yung ating kamay, ay, ating ulo. Ready? Apat na bilang, paharap, 1, 2, 3, 4. Susunod naman natin ay, pahuli, papunta sa likod yung ating ulo na may suporta ng kamay. Ulitin ko, dahan-dahan lang ha. 1, 2, 3, 4. Okay, next natin. So, kung napapansin nyo, ang ating warm-up activities ay mula sa ulo, pababa. Okay, natin. Susunod ay patagilin naman sa kanan. Ready? 1, 2, 3, 4. Ang susunod naman ay sa kaliwa. Ready? 1, 2, 3, 4. Balik sa posisyon sa gitna. 1, 2, 3, 4. Okay, sunod natin ay yan, head twist naman. So ulitin ko, dahan-dahan pa lang, dahan-dahan din ang pagpihit ng ulo pa kanan. Ready? 1, 2, 3, 4. Balik sa posisyon. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ginagaya ba? Ginagawa ba sa ating mga bahay yung ating mga warm-up exercises? Sana ginagawa natin para alerto at masigla ang ating katawan. Okay. Sunod. Magpihit ng ulo pa kaliwa. 1, 2, 3, 4. Balik sa posisyon. 1, 2, 3, 4. Okay, very good si Neri Dalusong. Yeah, ginagaya daw niya. And Yuan Gitap. Yeah, si Mariel Beniz, ginagaya din. Yeah, si Irene Regine. So, tuloy natin to. Ayan. So, sunod ay shoulder circle. So, ang kamay daw ay nasa dibdib. Palad ay nakaharap sa baba. So, pag ganito tayo ha. Oh, paharap. 1, 2, 3, 4. Tapos, balik natin. Pabalik. 1, 2, 3, 4. Wow! So, shout out sa mga nanonood from Kabangkalan to Rida Blanca, Pampanga. Good morning po sa inyo. Okay. Next natin ay trunk twist. So, ito sa bandang ating bewang. Sa pakanan muna tayo, apat na bilang. 1, 2, 3, 4. Sa balik position ulit. Sa kaliwa naman. 1, 2, 3, 4. Yan. Ito ay pwedeng-pwede nyong gawin sa bahay. Sunod ay knee stretching. So, yan. Tumayo ng tuwid na ang kamay at paa ay magkalayo. Tapos, bababa. Ayan. So, ang bilang natin ay 1, 2, 3, 4. Sunod ay, yan, babalik sa posisyon ng 1, 2, 3, 4. Next tayo. O, last two na lang. Malapit na matapos. Ayan. Ankle foot or ankle or foot circle. Papaikutin natin yung ating paa. Una muna sa kanang paa. Iikot pa kanan. 1, 2, 3, 4. At pakaliwa naman. 1, 2, 3, 4. At susunod naman yung kaliwang paa. Ready? Ayan. 1, 2, 3, 4, at pakaliwa, 1, 2, 3, 4. Last na. Ang ating last na activity ay half knee bend. Ito ay sinasabay natin yung paghinga natin habang tayo ay bumababa. Yan, pabalok total tuhod. Ready? Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, tatayo ulit. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. So, congratulations, Gravy. Ang galing niyo. Lalo dun sa mga nakakagawa nito sa kanilang bahay. Thank you sa inyong pakikiisa. Ayan. Good morning from San Roque Elementary School. Ayan, from Davao. Nakakatawa, umaabot tayo sa Mindanao, yung ating mga viewers. Okay? So, ang gagaling ninyo, grade 3. Ayan. So, ito ang ating kaisipan ngayong araw. Kung naaalala natin, meron tayong mga, meron tayong pinag-aralan noong second quarter tungkol sa mga kilos locomotor at dilocomotor. So, ang ating kaisipan ngayong araw ay may mga gawain na maaaring kilos locomotor o dilocomotor. So, magkakaroon tayo ng maikling balik-aral tungkol sa mga kilos locomotor at dilocomotor. So, tingnan natin itong una. Ito yung mga unang kilos. So, tingnan nyo mabuti. Yung una ay naglalakad. Ayan. Sunod. Ito naman, yung batang babae ay lumulukso. At yung pangatlong bata ay tumatakbo naman. Ayan. So kung mapapansin ninyo, sila ay umaalis sa kanilang lugar. So pag ganito, ang tawag natin ay, di ba review lang to? Sige nga, tingnan natin kung may makakasagot. Ano kayang tawag natin sa mga ganitong uri ng kilos? Locomotor ba o di-locomotor? Meron ba maaaring sumagot? Tingnan nga natin. Ano kayang uri ito ng kilos? Locomotor o di-locomotor? Si Jacob Tenorio Estrella, ang sabi niya, kilos locomotor, Meros Gutierrez locomotor din daw. Richard Malyari, ayan, Mamad, yan, very good. So, mga sumagot ng kilos locomotor, tama. Ito yung tinatawag natin ng mga kilos na locomotor, yung mga locomotor na kilos. So, tinatawag natin na locomotor na kilos dahil sila ay umaalis sa kanilang pwesto o sa kanilang kinalalagyan. Okay? So, thank you sa mga sumagot. Ang galing nyo. Nalan nyo pa, no? Kahit na second quarter. Next tayo. Ito naman, yung mga sunod na grupo ng mga pagkilos. Yung una, yung aso ay nagbabasa. Okay. Next. Yung bata naman ay pumakain. At yung etong magkaibigan na to, sila naman ay nag-iinat-inat. Nag-uunat-unat sila ngayon. Stretching na tinatawag natin. So, ito naman. At ako, meron na sumagot kagad. Si Daphne Santiago. Sabi niya, di daw locomotor. Si Randy, si, ano ba to? Si Yuan. Yan yung mga sagot nila ay di locomotor. So, tingnan niya natin. Tama. Ito yung mga kilos na hindi locomotor. Dahil sila yung mga kilos na hindi umaalis sa lugar. Okay? Galing ha? Okay? So, ulitin lang natin yung ating kaisipan. Ayan. So, meron tayong dalawang uri ng kilos sa pinag-aaralan ngayong araw. Locomotor na kilos at di locomotor na kilos. Ayan. Ang alalahanin lang natin, ang tandaan natin, kapag locomotor na kilos, umaalis sa pwesto. Kapag hindi locomotor na kilos, nananatili sa pwesto. Nandito lang tayo. Okay? So, kung naalala niyo yung mga exercise natin kanina, meron din mga kilos na locomotor na at hindi locomotor. Ayan, tuloy na natin. Ayan, so magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito. Ulitin ko lang ha, yung ating pinag-aaralan tungkol sa mga kilos locomotor at di locomotor. So meron tayong aawitin ngayon, kanta. Ang title ay, Ako ay isang maliit na pitsel. Kung alam niyo yung kanta na I'm a little teapot, yun, I'm a little teapot, yun ang ating kakantahin, Tagalog version. So, syempre hindi tayo pwedeng kumanta kapag ka walang gitara. Okay, gitara tayo ngayon. Okay? So, good morning from F. Benitez Elementary School. Ayan. Grade 3, Talisay. Sino to? Si Von Cheska Magpayo. Okay? So, tingnan natin yung ating lyrics. Ayan. So, ang ating kanta ay pinamangatang Ako ay isang maliit na pitsel. Ang basahin lang muna natin bago kantahin, no? Ako ay isang maliit na pitsel. Heto ang tenga, heto ang bibig. Kapag ako'y puno na, inumin, isalin at ubusin. So sabi ni Elenita,
Angkaw, alam na daw po niya. Alam niya yan. Tama. Very good. Okay, so kung alam niyo yung kanta na I'm a little teapot, yun din yung tono na gagamitin natin. Okay? Ayan. Pantayin muna natin, ha? I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle and here is my spout. When the water's boiling, hear me shout. Lift me up and pour me down. Ayan, medyo hingal lang ng konti, no? Pero maganda talaga boses ko eh. Lahat tayo maganda boses natin. Ngayon, try naman natin tong Tagalog version. Bagalan lang natin ng konti, ha? Good morning from Melchora Aquino Elementary School, Dr. Gary C. Regala. Salamat po sa panonood. Ayan. Shoutout din daw kay Ma'am Annette Miranda Dominguez from Valdez Elementary School, Florida Blanca, Pampanga. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Kahit na mga malalayang lugar ay naaabot natin. Ang galing. Okay? So, tuloy na natin yung ating awitin. Mabagal muna para makuha natin yung tamang tono. Ready? Ako ay isang maliit na pixel. Heto ang tenga, heto ang bibig. Kapag ako'y tumainumin, isalin at ubusin. Nakuha ba? O, isa pa. Ay isang maliit na pixel. Heto ang tenga, heto ang bibig. Kapag ako'y punang inumin, isalin at ubusin. Ngayon kayo na lang. Ready? Ready na. Okay, go! So, hindi ko man kayo narinig, alam mo naman mga kumanta tayo. Okay? Salamat sa mga kumanta. Ayan, so mga nakakuha ng ating tono, very good. Ayan, so pwede natin yan awit-awitin, no? Ayan, so ang mahalaga nating dapat makuha doon sa kanta na kinawit natin, yung mga kilos na nakapalob dyan. So, yun yung mga katanungan natin. Ulitin natin, ha? Ako ay isang maliit na pixel. Heto ang tenga, heto ang bibig. Kapag ako'y puno na, inumin, isalin, at ubusin. So, tingnan natin ang mga katanungan. Nako, salamat na din Ferrer. Ang galing ko daw kumanta. Lahat tayo, galing tayo kumanta, no? Thank you. Ayan. So, mga katanungan natin. Una, ano-anong kilos o galaw ang ginawa mo? Base dun sa ating awit. Ayan. Ano-ano daw yung mga kilos na ginawa natin? Naalala nyo pa ba? Tingnan nga natin. Ayan. Check natin. Eros, thank you. Ayan. So, si Eros, sabi niya, nagbuhos. Nagbuhos. O, yung tinatawag natin na isalin. Okay, pwede. Gumamit siya ng iba pang salita. Very good, ha? Si Jacob Tenorio Estrella, isalin at inumin. Yan ang sinabi naman niya. Pagpalakpak. Siguro habang kumakanta si Mamad, siya ay pumapalakpak. So, pwede rin yun habang kumakanta tayo. So, yung base dun tayo sa ano? Base sa ating inawit. Ayan. Ano yung inawit natin? So, inumin, isalin, at ubusin. So, nakita ko na yung mga tamang sagot. Thank you sa mga sumagot. And good job everybody. Lalo na yung mga nakaisip ng iba pang mga gawain kahit na wala doon sa ating awit. Ayan. So, ito, tumigil ka ba sa isang lugar? So, habang ginagawa nyo ba lahat ng sinasabi nyo na yun, tumitigil ba tayo sa isang lugar? O gumagalaw-galaw ba kayo? Kasi ako, habang kumakanta ako, nandito lang ako, hindi ako maalis. Yeah? Tignan natin yung mga sagot. Sabi ni Lord John Ray de los Santos, yes, nakatigil daw siya sa isang lugar. Tama. Sabi rin ni Mamad, nakatigil din daw siya. So, very good, ha? So, meron tayong clue. Ano kayang uri ng mga kilos yan, no?
paano mo ito ginawa? O, paano natin itong ginawa? Ayan. So, ano ba yung inyong mga nararamdaman, ang inyong mga nararamdaman ninyo habang ginagawa niyo yung mga kilos na yan? Ayan. Nasa isang pwesto lang daw si May Pili Argonza. Ayan. So, yun. At ang ating fourth question, nasiyang ka ba habang gumagalaw? So, habang kumakanta ba tayo? Habang kayo ba ay pumapalakpak na ganun? Tayo ba ay masaya? Ako, masaya ako kasi nakikipagkantahan ako sa inyo, no? Yes, masaya. Tama. Gumamit ng kilos locomotor, sabi ni Yana. Doon sa third question, yun ang sagot niya. Gumamit daw siya ng kilos locomotor. At ang ating last question. Ay, wala na pala. Lasa pala yan, no? Ang galing, ha? Sige, balik na natin. Ayan. So, mga nasiyahan sa paggalaw. Ayan. Sila Patricia Diamante. Happy daw siya. So, thank you sa mga nakisagot. Tignan natin ang ating second na activity. Ito naman, buuin ang kaisipan. Ayan. Piliin lang ang sagot mula sa kahon sa ibaba. So, meron tayo mamaya ipapakita na paragraph o italata na merong mga blankong salita. So, pipiliin lang natin yung mga sagot mula doon sa mga salita sa ibaba. Ayan. Ang kombinasyon ng mga pangunahing blank ay nakatutulong upang blank ang blank nakasanayan sa pamamagitan ng pagsasari ng kilos ng blank sa pansarili at pangkalahatang blank. Ang pagkakaisa ay nakaambag sa tagumpay ng pangkat. So tingnan natin yung mga sagot ng ating class, mga kasama dito. Yung una, ang kombinasyon ng mga pangunahing blank ay nakatutulong. Ano kaya? Ano kaya sagot nyo doon? Ang pagpipilian natin ay kilos, physical, espasyo, ma-develop at katawan. So, si Yana Rain Leonardo, sabi niya kilos. Tingnan niya natin yung kung tama yung sagot ni Yana. Kilos ay very good. Tama. Galing ha. So, may mga sumagot din. Sila May, Lord, si Mamad, si Riley, ayan, si Rish. Ang daming sumagot ng kilos. Very good. O, sunod na natin. Ay nakatutulong upang blank ang okay, ayan. Tingnan natin yung susunod. Upang ano kayong mangyayari? Makakatulong upang ayan, tingnan. May isagawa. Oh, wala tayong may isagawa sa pagpipilian. Yes, si Christine of Falsa ang sabi niya ma-develop. Tingnan niya natin yung sagot ni Christine kung tama. Very good, ma-develop. Ang galing ha, kayo nakakabuo-buo ng ating mga talata. Okay? Ma-develop ang blank na kasanayan sa pamamagitan ng... Sige, tingnan natin. Ang dami sumagot ng ma-develop. Yeah, very good. Tingnan natin. Oh, nakita ko na yung tamang sagot from May or May Solis Magpayo. Ayan. So, tingnan natin. Ang kanyang sagot ay galaw daw sa ating pangatlong patlang. O, ang tamang sagot ay physical. Ang tamang sagot ay si, nakita ko kay Margie Fernandez. Ayan. Margie Fernandez and si, ano to? Si May pa. Si May din. Nakuha niya rin yung tamang sagot. Okay? Next tayo. Ayan. Pagsasanay ng kilos ng blank sa pansarili at pangkalahatang blank. Ayan. So, dalawa na lang pagpipilian natin. Espasyo o katawan. Ayan. Yung fourth, tingnan niya natin. Sa kilos ng katawan, sabi ni Chaskiel Monteverhen and Christine Ofalsa again. Ang dami sumagot ng katawan. Si Riley rin. Tingnan natin yung tamang sagot. Okay, very good, katawan. At ang ating last, may mo pong pagpipilian. Tingnan natin. Okay? So, at pangkalahatang blank. So, ang ating tamang sagot, wala namang pagpipilian, no? So, ang ating last na sagot ay espasyo. Yan. So, good job, everybody. Ang galing, no? Kayo nakabuo nitong ating talata. So, sa mga nakipag-participate at sa mga nakasagot ng tama, good job kayo dyan. Okay? Next. Ayan. So, ulitin ko lang ating kaisipan kanina. May mga gawain na maaaring kilos locomotor o di locomotor. Ngayon naman, para sa ating output mo, share mo,
Ayan, huwag kalimutang i-follow at i-like ang ating i-like at i-share ang ating Facebook page, output mo, i-share mo, Mapetri Itulay, para sa ating mga outputs. At kung magpapasa kayo, pwede kayong mag-post directly. May nakikita akong mga nagpo-post na nakakatawa, no? So para mapili rin kayo para sa ating over sa galing ng mga outputs sa mga susunod na linggo. Okay? So ito ang ating gagawin sa output mo, share mo. Bubuin nyo lang ang ating graphic organizer. Yan. Ito ang ating graphic organizer. Kung mapapansin nyo, siya ay hugis bahay. Ano yung kinalaman ng hugis bahay, no? Sa ating gagawin. Ayan. So, ang gagawin lang natin ay maglalagay tayo ng mga kilos na kaya natin gawin sa loob ng bahay. So, hindi natin basta-basta ilalagay yung mga kilos na ginagawa natin sa bahay. Yan, very good, Yana. Hugis bahay. So, ang pinag-usapan kasi natin ay tungkol sa locomotor at di-locomotor na kilos. So, ang gagawin ninyong outputs ay maglalagay kayo ng mga kilos na ginagawa nyo sa loob ng bahay. Ngunit, ayan, i-ano natin, ha? I-paghiwalay natin sa mga kilos locomotor at kilos di-locomotor. Ayan. So, yun, may mga sagot na iba. Si Yuan, may sagot na daw siya. Naglalakad daw siya sa bahay nila. So, tingnan natin. Ito yung ating output na gagawin. Papakita ko sa inyo yung sample. Ito yung sample ng ating gagawin. Ayan. So, mga kilos na kaya kong gawin sa loob ng bahay, loob ng tahanan. Kilos locomotor. Ano ba yung mga pwede sa kilos locomotor? Pag-akyat sa hagdan. Ayan. Hindi tayo, dapat pag umakyat ng hagdan, syempre, kailangan naalis sa pwesta, di ba? Okay, next. Pwede rin ang pagwawalis. Syempre, pag nagwawalis tayo, dapat umaalis tayo sa pwesto natin. Hindi pwedeng nasa isang lugar lang tayo. Okay, next. Sa kilos di locomotor naman, ano pa yung mga pwedeng gawin na hindi umaalis sa pwesto? Tingnan natin. Pagbabasa, tama. Pag nagbabasa tayo ng umaalis-alis sa pwesto, masisira yung ating mata. Baka lumabo yung mata natin. No? Sunod. Pakikinig ng musika. Ayan. And pagkain ng almusal. Siyempre, no? Hindi tayo pwedeng palakad-lakad kapag kumakain. So, may mga nakikita na akong mga sagot ninyo. So, yan ay ilalagay natin sa ating output. Okay? Huwag kalimutang i-upload ang inyong mga output sa output mo, i-share mo, Mapetri Itulay. Okay? Ayan. So, kung gusto nyong kulayan, ayan, kulayan nyo yung inyong output. Ayan. And, eto. Diba? So, pwede natin pagandahin. Alalahanin lang natin yung mga tinuturo ni Tutor Yu dyan na maging malikhain sa ating mga gawa. Okay? At ito ang ating Facebook page para sa ating outputs. Ayan, shoutout daw sa birthday boy, Marion Almario Mariano. Happy birthday po! Ayan, at ito na ang ating sagot sa... Ayan. At sabi ni Sirene Janela Ortiz, wow, syempre makagawa rin kayo ng magagandang gawa ninyo. So, be creative, be artistic, gaya nga na sabi ni Tutor Yu dyan. So, ito na ating sagot sa Mapetrivia. Actually, nakita ko na yung mga tamang sagot kanina. Marami na nakasagot. So, bago natin i-reveal, i-shoutout ko muna yung nanonood from Iraya Elementary School, Buhi North District. Sa kanyang division yun, no? Ayan. So, salamat po sa panonood. Ayan, ang dami sumasagot. Letter B daw yung sagot nila. So, ito yung mga choices natin. Sure kayo, hindi si Cardo Dalisay? Hindi si Cardo. Sige. Si Oscar Albayalde, Guillermo Eliazar, Ricardo Dalisay, and Archie Gamboa. Naku, ang dami ko na... Actually, wala akong ibang nakita na sagot. Puro bilat. So, lahat kayo ay tama. Ang tamang sagot ay... si Guillermo Eliazar. Galing nyo, ah. Panapapasin nyo, magkaano kami, no? Magkapareho kami ng costume, no? Ayan. So, dyan, nagwawakas ang ating PE3 Itulay session ngayong araw. Maraming salamat sa mga kasumboy ba sa ating session. And ngayon naman ay dating na kayo, sa ating napakagaling na tutor sa health. Makinig kayo mabuti dahil marami kayo matutunan niya. Si Tutor Nathan. Maraming salamat mga bata. Kita-kits ulit tayo next Tuesday.
Alright, so okay, maraming salamat, Tutor Bernard, sa pagturo sa amin kung ano ang pinagkaiba ng kilos locomotor at di locomotor. Alright, so alam kong naunawaan ng ating mga Muppet Terrific Tuties ang inyong inihandang aralin ngayong araw. Okay, so ako naman po si Tutor Nathan ang magtuturo sa inyo sa Health 3. Tayo ay nasa week 1 and week 2 ng quarter 4. Baka magtataka kayo bakit week 1 at week 2. Kasi next week, hindi nyo po kami makakasama. Pero syempre, makakasama nyo sina Tutor Judel at Tutor Eugene para sa music and arts. Alright, so ang ating aralin ngayong araw ay magpo-focus sa maging ligtas sa kalsada. Paano nga ba maging ligtas sa kalsada? At ano yung mga gawaing pangkaligtasan kapag tayo ay tumatawid sa kalsada? Alright? So, ang ating module na ginamit o gagamitin ay mula sa Region 4A Calabarzon na Pivot 4A Learner's Materials. Okay. So, ang ating gayunin ngayong araw, ikaw ay inaasahang matukoy mo ang iba't ibang simbolo na makikita sa kalsada. At ano nga ba ang mga gawaing pangkaligtasan sa kalsada? Alamin natin yan. So, ang aking Muppet 3 Rivia ngayong umaga ay may kinalaman syempre sa aking suot. Sino nga ba ako? Tungkulin ko na magbigay ng maayos na daloy at trapiko upang maiwasan ang aksidente. Naaayon sa aking kamay. Ayan, naayon sa aking kamay ang maayos na daloy ng trapiko at nagbibigay ng babala. No? Ako ay nagbibigay ng babala sa mga tao, motorsiklo o mga sasakyan na lumalabag alinsunod sa mga batas trapiko. Sino nga ba ako? Pwede niyong i-comment yan sa ating comment section. So ito po yung ating hint or mga clues. So ito ay binubuo ng dalawang salita. English po ito. Alright? So, para mas madali nyo pong masagutan. Ayan. So, shout out po kay Von Chesca Magpayo ng grade 3 section Talisay. Sir Christian Pilota po ang kanilang advisor. Hello po. Magandang umaga din po kina Kayan Gail Miranda. Ayan. So, tumingin din po sa dinadaan at mag-ingat. Tama po, no? Alright. So, may nababasa na po akong mga sagot. Pero, syempre, kailangan ko ng correct spelling, no? Dapat correct ang ating spelling sa pagsagot. Alright, so tingnan natin yan mamaya. So, ayan. So, diretso po tayo dito sa ating balik-aral. So, yun noong nakaraang linggo na pag-aralan natin yung mga karapatan ng mga mamili. Ito yung apat. Una, karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ba yung edukasyon, tirahan, damit. Alright, so yun po yung mga pangunahing pangangailangan natin. Karapatan din po natin sa kaligtasan. Siyempre, iwasan natin yung bumili ng mga expired na mga bilihin. Karapatan pumili kung ito ba ay maganda ang kalidad, mura ba ito. So, karapatan din po natin yon. At karapatan sa patalastasan. Kung ito ba ay, ang patalastas na ito ay katumbas dun sa kalidad or quality ng isang produkto, yun ang mga napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Kaya, ako ay namili ng mga Nathan Tanging Bata of the Week. Sino-sino kaya ang mga nagpadala sa aming Facebook page na Muppet 3 Itulay Mo? Ayan. So may napili po akong dalawa. Una po dyan, no, ang masugid na taga-subaybay at sumusubaybay sa amin ay si Ryan Matthew Cubar ng Santo Tomas Elementary School, SDO Aliaga Annex. Ayan, congratulations kay Ryan Matthew Cubar. Keep up the good work, no? Talagang pinapanood niya lahat ng mga grade 3 subjects dito sa ating Itulay. Alright, pangalawa nating Nathan Tanging Bata ay si Richard Malyari ng grade 3 section Zamora ng Melchora Aquino Elementary School. Good job! Pagbati sa inyong dalawa, Ryan at Richard. Okay? So sa mga hindi pa po nakapag- o sa gusto namang ma-feature sa ating Nathan Tanging Bata of the Week, maaari kayong sumagot at magpadala ng inyong mga larawan. Kalakip syempre ang inyong mga nasagutang activity. So output-based tayo, ha. Hindi pwedeng magpadala ng pictures na wala syempre yung output. Kailangan namin ng output. Okay?
para ma-feature po kayo sa susunod na linggo. Congratulations! Ayan. Sabi ni Ryan Matthew, thank you po. You're welcome at deserve mo yan na ma-recognize. Ayan. Ganon din po kay Richard. Ang sabi niya, I thank you po, sir. You're welcome, Richard. No, keep up the good work at aasahan ko na hindi dito nagtatapos ang inyong pagsubaybay, pagsali sa aming talakayan. Okay? So, alam mo ba ang mga simbolong ito? Pamilyar ba sa inyo ang hawak kong simbolo? Ayan. So, kung alam niyo po kung sino ako ngayon, mafamiliar kayo siguro, no? Kung naranasan niyo pong lumabas o di kay maglakad sa isang kalsada. Ayan. Ayun. So, nakita mo na ba ang mga simbolong yan sa kalsada? Ayan, sabi ni Dixon, Garrido, opo. Yana Rain, opo. Sabi ni Joel Shan Jordan at ni Patricia Marie, opo. Ayan, opo, ayan. Alright. So, kung iyong naranasan at nakita yan, ang pag-aaralan natin ngayon ay siyempre tungkol sa mga simbolo sa kalsada. Isa-isahin natin kung ano yung mga simbolo na yun, ha. Una natin dyan ay ilaw trapiko. Anong kulay ang makikita natin sa traffic light na makikita sa ating screen? Ano po yung tatlong kulay? Sige nga, banggitin nyo nga sa ating comment section kung anong kulay ang nakikita ninyo sa traffic light. Yan, tama si Bilyeza Venice, no? Ito ay ilaw trapiko o di kaya ay traffic light. Yes, tama. Ito po ay red, yellow, at green. O di kaya minsan ang yellow naging orange pa, di ba? So, okay lang po yun. Tama, red, yellow, at green. So, ating isa-isahin na, tandaan nyo. Ang red, ito po. Ano po ang ibig sabihin ng red? Ayan. Ano kayong ibig sabihin ng red? Sige nga, i-comment nyo ngayon sa ating comment section kung ano ibig sabihin ng red kapag umilaw na ang kulay pula sa ating traffic light, ano po ang ibig sabihin? Yes, tama kaya na. Ito ay stop o tigil o hinto. Ibig sabihin, ikaw ay hihinto. O di kay kapag red naman sa sasakyan naman, hihinto din po sila. Okay? So kapag pag-usapan lang muna natin kayo, ha, as bilang mag-aaral, bilang bata, bilang tatawid tayo sa kalsada. So kapag nakita natin ang red sa traffic light na umilaw, tayo ay mag-stop, hihinto o titigil. Pero kapag nakita naman natin ang color green, ano kaya ang ibig sabihin ng green? I-comment nyo nga po kung ano ang ibig sabihin ng green o kulay luntian o berde sa ating ilaw trapiko o traffic light. Yes, tama ka, Bilyeza. Tama ka, Jacob. Ang sabi niya, go o pwede na po tayong tumawid o maglakad. Ibig sabihin, kapag umilaw na yung green sa ating traffic light, pwede na po tayong tumawid. E paano naman? Tama ka, Vanessa, Daphne, at Riley. Tama ang mga sagot ninyo. Kayo ay mag-go. Ano naman kaya ang ibig sabihin kapag dilaw o minsan orange or sabi natin dilaw ang makikita natin sa traffic light? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Okay, tama. Tayo ay maghanda. Ibig sabihin ready, di ba? Kaya minsan napapansin nyo, very short lang yung timer dyan. Minsan mga 5 seconds lang, 10 seconds. Ibig sabihin, maghanda na tayo kasi susunod na yung paglalakad natin. Diba? So, ibig sabihin, kapag nakita natin ang orange, hindi yun hudyat para tayo ay tumawid. Tayo ay humanda para tumawid. Alright? So, tandaan natin yung tatlong ilaw na yan. Una naman dyan, yung na-discuss ko kanina, tayo ay titigil. So, hinto. Okay? Pero itong pedestrian na ito, minsan kasi ito, tinatawag natin pedestrian crossing, no? Hindi ito Chinese word. Ito ay Filipino pa din, pero parang shortcut lang, in-abbreviate, no, into pedestrian para mas madali banggitin sa atin. Pero baka sabihin niya, ito ay Chinese na salita. Actually, hindi po. Ito ay
tawiran para sa tao. Kung makita po natin yan, diyan po tayo dapat tumawid. Bawal tayo tumawid na kung saan kasi baka po mahuli tayo ng, baka mahuli ko kayo. Yan, o, ayan, o. Baka mahuli ko kayo kapag tumawid kayo sa hindi tamang tawiran. Kaya pag nakita niyo yung simbolo na yan sa ating kalsada, dapat tayo ay diyan yung nararapat nating lakaran o tawiran. Alright. Ang next naman ay bawal tumawid. Kung makita niyo naman po yan, dapat sundin natin na bawal tayong tumawid. Kasi nga may simbolo na nga na parang bilog, tapos may naka-X, no? Or parang naka meron po siyang linya, no, na pagitna. So bawal na bawal tumawid. Okay? So dapat tumawid tayo sa tamang tawiran. Itong H kaya. Kasi familiar na po 'yun sa inyo eh. Yung alam ko, familiar na kayo sa mga unang simbolo natin. Itong H kaya, ano kaya sa tingin niyo ang simbolong 'yan? I-comment niyo nga sa ating comment section. Hello po kay Pierce Gonzalez from San Roque Central Elementary School, San Roque District. Ang kanilang advisor ay si Ma'am Marife Malinit. Thanks Ma'am Marife sa pag-promote sa ating itulay. Ayan, tama po si May Pili Argonza. Sabi niya, hospital. Ganon din po si na Malen, no? Ganon din po. At ang sabi ni Patricia ay hospital, ni Martha, hospital, at ni Sean. So, tama po ang inyong sagot. Ito ay po hospital. O minsan, pag nakita natin yung cross, pwede rin po yun. Pero usually, pag pinaka-common natin na simbolo, no? Ito ay H, no? Para sa hospital. Alright, so dito, bawal pumasok. Kapag sinabi na, o kapag nakita ninyo itong simbolo na ito, do not enter. Ibig sabihin, you are not allowed to get inside or to enter or hindi ka pwedeng pumasok. Dahil nga may simbolo or baka restricted or pinagbabawal yung area or delikado yung area or hindi safe yung area, kaya may naglagay sila ng ganyang simbolo. Okay, so dapat sundin din po natin yan. Kapag nakita naman po natin ito, ito ay makikita sa mga, yan, rilis ng tren. Ibig sabihin, ang area na yan, kung naranasan yung sumakay sa mga tren, no, sa mga LRT, MRT, makikita natin yan. Okay? So, ibig sabihin, yan ay simbolo ng area na yan ay may rilis or dinadaanan ng tren. Okay? Kaya diba minsan, may trend, di ba? May pang sound o tunog para syempre maging safe tayo o maging alerto tayo na may paparating na trend. Para syempre maging safe din po tayong lahat. Okay? So tingnan po natin ang ito, nabanggit na rin natin kanina, bawal tumawid. Ito, same lang po yung kanilang symbol. Ito naman ay ilaw para sa tawiran. So, ibig sabihin, ang ilaw para sa tawiran, doon ay makikita natin, siya pa minsan, makikita natin parang simbolo ng ilaw, di ba? Pero ito ay ilaw para syempre maging safe at maging ligtas tayo, lalo na sa gabi. Okay? Ito naman ay puok paaralan or school zone. Kung mapapansin nyo, di ba, parang may naglalakad na bata kasama yung kanyang teacher or magulang. Dahil yan ay pahiwatig, no? Syempre, maging reminder yan sa mga sasakyan, no, na ang area na ito ay school zone, no, dapat maging alerto sila at hindi dapat mabilis ang kanilang pagtakbo kasi minsan cause naging pag walang mga simbolong ito, maging cause ito ng sakuna, no, or disgrasya. So dapat maging alerto tayo at maging aware tayo sa mga simbolong ito. Okay? All right. So para doon sa simbolong 'yon, so, tingnan nga natin kung tama, no, at mali. Sabi lang kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Unang bilang natin, ang ilaw trapiko ay may asul, berde, at dilaw. Tama o mali? I-comment nga po yan. Hello po kay Joel, kay Serene, kay Dixon Garrido, kay Regine. Ayan, so mali po. Ayan, tama. Kasi ang, di ba, ang ating color kanina ay hindi asul or blue. Dapat tayo green, red, at dilaw. Or minsan may orange pa, di ba? Alright. Ang kulay berde
ay nangangahulugan ng stop, ay sorry, ang na-stop, ay berde ba, ay stop, tama o mali? Alright, tama po si Beatrice. Sabi niya, mali. Okay, very good. Ikatlong bilang na tayo. Ang kulay dilaw ay ang paginto, sorry, ay ang paginto ng mga sasakyan. Ang kulay dilaw daw ba ay paginto ng mga sasakyan? Correct, si May, si Jean, Nelmar, si Malen. Ayun, sabi niya, mali. Very good. Alright. Ang kulay pula ay ang paginto ng tao. Number 4 na tayo. Okay, ito ay, sabi niya, ang kulay pula ay paginto. Tama ba o mali? Alright, tama si Pauline at si Richard. Sabi niya, tama. Very good. At ang ika-5 natin, maaring tumawid sa anumang tawiran basta mabilis tumakbo. Siyempre, bawal yon. Mali. Okay? Dumako naman tayo dito ngayon sa ating gawain. Sabihin lang ang masayang mukha, ha? At malungkot na mukha. Okay? Sabihin nyo lang, sad or happy sa ating comment section. Tumingin muna bago tumawid. Okay. Tumingin muna bago tumawid. Happy or sad? Number 1. Yes, tama si Regine. Happy. Tama din si Pauline at si Christine. Happy, very good. Ikalawa. Makinig muna sa mga ugong ng sasakyan bago tumawid. Makinig daw muna sa mga sounds or ugong ng mga sasakyan bago tumawid. Happy or sad face? Tama ka, Yana Rain. Happy. At si May, happy din po at sabi ni Joel. Very good. Ikatlo, maaring tumawid kahit hindi sa puok tawiran. Maaring daw ba tayong tumawid kahit hindi sa puok tawiran o sa pedestrian crossing? Tama ba kaya yon? Happy or sad? Very good. Si Rich Matinao at si, sabi ni Patricia, sad. Okay, at sabi naman ni Eros ay sad. Tama, hindi pwede kasi baka mamaya mahuli pa tayo, di ba? So, delikado yun. Laging sumunod sa batas trapiko. Lagi daw tayo sumunod sa batas trapiko. Sad or happy? Alright. Ang sabi naman ni Renz Rihanna ay happy. Sabi ni Mamad ay happy. Very good. Sabi ni Jacob, happy din. Ikalimang bilang, maglaro sa gitna ng kalsada. Tama ba ang maglaro sa gitna ng kalsada? Okay. Hello, hello po sa mga nanonood sa Santa Cruz Elementary School. Ang kanilang advisor ay si Ma'am Eloisa De Veras, SDO Laguna. Maraming salamat po. SDO Bacoor City, maraming salamat. Lalong-lalo na sa Niyog Elementary School, Grade 3 Just and Grade 3 Humility. Hello po. Sad po. Very good. Hindi po pwede yun. Okay, dito po sa larawang ito, may tanong po si Tutor Nathan. Ano, halimbawa, no, lalabas kayo, tapos, halimbawa, sumama kayo sa iyong mama, kay daddy, kay mommy, or kay papa, kayo ay lumabas. Tapos, ipaglagay natin na may nakita kayong mga simbolo or mga traffic signs, no, or mga symbols na makikita natin sa paligid. Ano ang inyong gagawin? O ano ang iyong gagawin? Bilang batang grade 3, ano pong iyong gagawin kapag nakita nyo ang mga batas trapiko or mga batas or mga traffic signs pala sa ating paligid? Yes, tama ka, Bilyeza Mariel Venice. Sundin po ito. Pauline, susundin ko po. Sabi naman ni Mama, titingnan ko at babasahin. Yes, tama. Hindi niyan dita, kasi kung bakit tayo naglagay ng mga ganitong symbols, ganitong simbolo, hindi kasi nakalagay yung buong pangungusap or buong sentence, no? Or buong simbolo or buong. Kaya tayo naglagay ng symbols kasi ito,
para lalo nating maunawaan at maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Di ba? Wala naman tayong nakita na lahat, no, buong paragraph ilalagay dyan kasi babasahin natin, sobrang haba. Kaya naglagay tayo ng mga simbolo para lalo nating maunawaan ang mga simbolong ito kapag tayo ay lumabas. Diba? Kaya, bilang batang grade 3, dapat alam na natin, alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito. Okay? Very good. Sasabihin ko kay mama na, okay, tama. Yes, tama po, Kian, Jean, dapat po sundin natin, Patricia, very good. Very good po ang mga bata. Ang bilis-bilis ninyo. Sobrang galing. I'm sure marami po akong i-feature sa Nathan Tanging Bata of the Week next week. Okay. Tingnan nga natin ang gawain ito. Alin kaya ang check dyan? A, B, or C? Ang A, kasama ang nanay niya. Ang B naman, mag-isa lang siya. Pero parang hindi ata siya sa tamang tawiran. Ikatlo naman, parang nasa tawiran siya, pero parang may hawak siya na gadget. Okay. Ano po kaya dyan ang may check? Tama po si Monty Clark, si Yana. Ito po ay letrang A. Very good. No? Letrang A kasi dapat tumulong. Diba, hindi pa natin kayang tumawid. So, dapat magpatulong tayo sa nakakatanda sa ating mga magulang. Okay. Tingnan naman natin ang ikalawa. Siya ay naglalakad sa gilid. Diba? Kumbaga, tumatawid, naglalakad siya sa gilid. Hindi siya nakisabay sa mga sasakyan. Ang letrang B naman, no, parang tumatawid siya pero sa gitna mismo ng kalsada. Ang letrang C naman, may hawak siyang gadget. Alin kaya dyan? Tama ulit si Cyrene, si Kian, si Mai, si Marites, si Marques Gideon. Very good. Ito ay letrang A. Okay, alin kaya ang ipinapakita ng pinapakitang tama ng mga bata sa ating larawan? A, kapag may stop. B, tawid lang siya o tumawid yung bata. At C, parang naglalaro yung mga batang ito. Alin kaya dyan ang dapat nating sundin? Tama po ulit si Rich Matinao Campilan, si Kian, si Madeline at si Patricia. A, sabi naman ni Jean Nelmar, A. Tingnan natin. Very good kayong lahat, no? So, tama ang inyong sagot. Okay? So, ito, mabilis lang po ito. Naglalakad paharap sa daloy ng trapiko. Dapat hindi natin susundin yan. Hindi natin gawin yan. Okay? Sumunod sa batas trapiko. Nabigay na dito kanina. Oo. Gumagamit ng puok tawiran para sa mga tumatawid. Oo. Sundin natin yan. At tumatawid sa tamang tawiran? Oo ulit. At laging alerto kung nasa kalsada. Maging mapagbatsyag tayo lagi. Oo. Ayan. So, sinadya ko talagang ibigay yan sa inyo kasi talagang alam kong alam na ninyo yan eh. Napakagaling na ninyo at alam kong alam na ninyo yung sagot sa activity na ito. Okay? So, ganoon din po sa ika-anim, tumitigil sa gitna? Hindi po. Nakipagtulakan kasama sa kasama? Hindi din po. Tumatawid kung kulay berde ang ilaw? Yes, tayo ay go. Tapos, ito po ikasyam, tumingin sa kaliwa at kanang bahagi ng kalsada bago tumawid? Very good. Oo. Okay, tingnan natin. At ay kasampu, pakinggan muna ang ugong ng sasakyan? Yes, pakinggan muna natin yan. Okay, para maging ligtas, ligtas tayong lahat, no, sa pagtawid, lalo na kung tayo ay lalabas na. Pero syempre, dahil sa pandemya, bawal pa tayong lumabas. Okay? So, kung kayo man ay may makalabas, kasama syempre ang inyong mga magulang, huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield, at syempre magdala ng mga hand sanitizer for your protection. Alright? Alright, ang dami kong gawain. Ito po, ha? Ito ang inyong ipopost sa ating page. Kumpletuhin lamang ang pangungusap sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. So, sa inyong piece of paper, gumawa ng very short paragraph. No? 2 to 3 sentences, pwede na po yan. O 2 hanggang 3 pangungusap, pwede na po. Ang inyong kukumpletuhin pangungusap ay maging ganito. Mahalagang sumunod sa mga gawaing pangkaligtasan sa kalsada upang
Yan, dugtungan lang po ninyo yan. Huwag kalimutang i-post ang inyong sagot. Sa kasama, syempre, no, ang inyong mukha o ang inyong output, no, sa ating output mo, i-share mo Mapi3 Italy Facebook page. O di kaya i-post sa aming wall sa page na ito. Huwag kalimutang gumamit ng hashtag Mapi3via at hashtag Mapi3rific para mapansin namin ang inyong output sa susunod na linggo. Alright? Mahusay dahil nasagutan ninyo at sali kayo sa aming talakayan ngayong araw. So, tanggapin ang Health3rific badge na ito. Tandaan na, kailangang huminto bago tumawid. Tumingin sa kaliwa at kanan. Makinig sa mga ugong ng sasakyan bago tumawid. Dapat sumunod sa batas trapiko at mga simbolo sa kalsada ukol sa pangkaligtasang gawain. Okay? Kaya, sino kaya ako? I-comment nyo nga ulit ang inyong sagot sa ating MAPE trivia ngayong araw. Tungkulin kong magbigay ng maayos na daloy ng trapiko. Hinuhuli ko din ang mga lumalabag sa batas trapiko. Halimbawa, nag-overspeed, tumatakbo kapag hindi sumunod sa traffic lights. Ang sabi nila ay traffic enforcer. Very good na, tama na ang spelling. Sabi ni Lord John Ray, traffic enforcer. Sabi ni Annie, traffic enforcer. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Iyon, tama. Magaling. Dahil dyan, i-post na po ninyo ang inyong picture o larawan na sumasali kayo sa aming talakayan ngayong umaga. Huwag kalimutan ang sinabi ni Tutor Nathan kanina at syempre ang inyong output para ma-featuring kayo sa over na output of the day ni Tutor Bernard. Alright? So, yan po ang aming page. Muli, maraming salamat po sa araw na ito sa inyong pakikinig. Ako muli si Tutor Nathan. So, asahan niyo po ang aming discussion sa sunod na linggo. Alright? Tutor Bernard? Yes, Tutor Nathan. So, sabi sa inyo yung magaling si Tutor Nathan. Ang ganda-ganda ng topic niya, di ba? May kinalaman na lang pang araw-araw na. So, tingnan nyo, magka-partner kami ng hot ngayon ni Tutor Nathan. So, siya ay traffic enforcer, ako ay police officer. So, muli, maraming salamat sa mga pumunta at nakadalo sa ating Italy session ngayon araw. Ako si Tutor Bernard, ang makakasama niyo sa P3. At ako naman muli si Tutor Nathan, ang makakasama niyo muli sa Health3. Next week, makakasama niyo si Tutor Jodel at Tutor Eugene para sa music at arts. Siyempre, huwag kayong bibitaw dahil mamayang hapon, marami pang mga subjects na nakahanda para sa inyong pagkatuto. Abangan ang ating mga English tutors ngayong hapon. Muli, maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat. Have a great lunch, everyone. Bye! Yes. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Italy tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Italy free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Italy tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!